Hello po. Hello po. Isang kapagpalang araw po ng Martes sa ating lahat. Ngayon po ay February 28. Katapusan na po at bukas ay March 1 na. Nakakatatlong buwan na po tayo sa taong 2023. Ngayon po ay Martes sa unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At ang ating mga pagbasa ay inaanyayahan pa rin po tayo na sa tatlong pillars ng Kwaresma, ang prayers, almsgiving, at penance. Kaya naman po, bago po tayo dumako sa pagbabasa ng ating ebanghelyo sa araw na ito, tayo po muna ay mananangin sa Panginoong ating Diyos na mapagpatawad at maawain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, kami po ay lubos na lumalapit sa iyo upang magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay mo sa amin. Ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pamilya, ang biyaya ng pananampalataya. Unang-una ang aming buhay, nangangako kami na palalaguin ang buhay na ibinibigay mo sa amin, lalo na sa araw nito. Ito naway aming magamit sa pakikipagkapwa, lalo sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga pakikipagkapwa-tao sa komunidad. Panginoon, inihingi sin po namin na kapatawaran ang lahat ng aming mga pagkukulang na nagagawa sa araw-araw, lalo sa araw na ito. Naway patawarin mo ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ng aming paglapit sa sakramento ng kumpisal. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang lahat ng mga nauna at yumauna sa mundong ito. Naway masilaya nila ang iyong liwanag at makamtan nila ang kapayapaan sa iyong karyang walang hanggan. At ang lahat ng ito ay inihiling namin sa pangalan ng iyong banal na anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po ulit sa atin mga kapunda, mga kapamilya, kapanalig, kapuso, at kapatid kay Jesucristo na ating Panginoon. Ngayon po, ang ating ebanghelyo ay mula or hango sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 6 verses 7 to 15. At ito po ay may tema ng pananalangin sa ating Ama na nasa langit. At bago po tayo magnilay, basahin po muna natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag mananalangin kayo, huwag kayo magsalita na magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam niyong ama ang mga alam ng inyong ama ang pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin: Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kami indalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. At kung hindi nyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, mga kapunla, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Napakinggan natin ang ebanghelyo
at tayo'y tinuturuan ng ating Panginoon na manalangin. Ako po noong tuwing mananalangin, lagi ko pong ino-open ang aking dasal sa ganitong mga salita. Panginoon, kung nais nyo, diba? Kung nais nyo, mangyayari ito. Ganun na po talaga. Hindi po magic ang pagdarasal. Hindi ibig sabihin, nagdadasal ka, ibibigay sa iyo ang hinihingi mo sa Panginoon. Kasi minsan po, nade-delay or hindi ibinibigay talaga ng Panginoon. Dahil minsan, nakakasama sa atin ang mga inihiling natin, ang mga dinarasal natin sa ating buhay. May mas malaking plano ang Diyos sa ating buhay, sa buhay ko at sa buhay niyo. May malaking plano ang Diyos. Kung ano yon, hindi natin alam. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga bagay na yon. Pangalawa, punto, yung pananalangin na maraming sinasabi. Kasi minsan po, sa pananalangin natin, may mga bagay tayong hindi dapat binabanggit pag tayo nananalangin o nagdadasal. Dahil alam na ng Diyos. Tulad ng iba na mga kaibayo natin sa pananampalataya. Pero sila po, ginagamit ang gospel natin ngayon upang pabulaanan ang kapangyarihan ng Santo Rosario ng Mahal na Birheng Maria. Ngunit tayo mga Katoliko, naiintindihan natin, lalo tayong mga nagdarasal ng Santo Rosario sa araw-araw, na hindi ito maraming salita, kundi ito ay papuri sa Diyos, papuri sa ating mahal na ina, ang Mahal na Birheng Maria, at sa kanyang anak na ating Panginoong Jesus. Alam na ng Diyos kung ano man ang laman ng puso natin at bago tayo humingi. Ang mamumutawi na lang po sa ating mga labi pag tayo nananalangin ay pagpapasalamat at paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. O hindi po tayo perfecto, hindi tayo ginawang masama ng Panginoon. Tayo po ay ginawang mabuti at hindi tayo naging perfecto dahil sa ating mga kasalanan. At yun ang dapat natin inihihingi ng kapatawaran sa araw-araw dahil nagkakamali, nagkakasala at nagkukulang tayo sa Diyos sa araw-araw. Kung yung kapatid naman po natin, yung huling puntos dito sa ating ebanghelyo ay yung pagpapatawad sa kapatid dahil or sa ating kapwa. Mahirap, ngunit kailangan gawin dahil tayo po ay ang mga anak ng Diyos at ang Diyos ay mapagpatawad at tayo ay mga anak niya. Kailangan din tayong magpatawad sa araw-araw. Kaya ang hamon po sa atin ngayong araw na ito, manalangin at magpatawad sa ating mga kapwa o sa ating mga kapatid na humihingi sa atin ng panalangin at humihingi sa atin ng kapatawalan. Yun lamang po. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa mga sumusuporta sa mga video nito. Naway share nyo po sa inyong mga social media platforms, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa Telegram, at kung saan-saan pa pong social media platforms nyo. At sama-sama po tayong magnilay sa kanyang mga salita, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma. At bago po tayo magtapos, darasalin po muna natin ang pananang itinuro ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karen mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pindulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mahal na Ina, panalangin mo kami at ilapit sa iyong anak namin Panginoon, Yesu Kristo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po. Ingat po tayong lahat. God bless po.